Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Welcome back po sa aking channel, mga ka-treasure hunter. Nandito na naman po tayo sa atin pong pagbabahagi ng kaunting kaalaman tungkol po sa yellow na uri ng bato. So atin pong pag-uusapan ngayon ang tungkol po sa uri ng yellow na bato or may halong orange. So kapag tiningnan po natin, siya po ay yellowish, mga ka-TH, at atin po itong ibabahagi sa inyo kung ano-ano po ang mga batong yellowish ang kulay na kung saan common po sa ating bansa, sapagkat ito po ay nahahanay sa mga crystal quartz o isa pong uri ng crystal quartz na kung saan siya po ay yellowish. So marami po kasing nagtatanong sa atin kung anong uri po ng bato ang yellow na kung saan minsan ay pinaplaslightan po natin at lumalabas po ang liwanag niya na yellowish. So bago natin umpisahan yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo pong panunood sa aking mga videos. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos. So, pag-usapan po natin at ibahagi po natin, mga ka-treasure hunter, kung ano-ano po ang mga batong ito. So, uunahin po natin ang common po sa bansa natin, sapagkat madami po sa bansa natin ang mga batong ito na kung saan tinatawag po na crystal quartz. Ang citrine po, mga ka-treasure hunter, ay isang uri po ng yellowish na bato na kung saan marami po sa ating bansa, sapagkat ito po ay nabubuo kasama po ang mga quartz na kung saan ay abundant po dito sa ating bansa, mga ka-treasure hunter. So kapag may matatagpuan tayong yellowish na bato na kung saan pag inilawan natin ay transparent at nagliliwanag po siya ng yellow, siya po ay tinatawag na isang uri ng quartz at tinatawag po siyang citrine. So kung magtatanong po tayo kung may value po ang mga batong ito, ang value po ng batong ito ay per carats po, at bibilang po ang batong ito sa semi-precious na kung saan ang kanya pong halaga ay naglalaro po sa $10 to $30 per carats. So may halaga po ang batong yan, mga ka-treasure hunter, at maaari natin itong ibenta sa online sa pamamagitan po ng pagsali sa gemstone buyers, at ititimbangin natin ang ating hawak na bato, lagyan natin ng carats, date, at pwede na natin ibenta sa black market. So, yan po ang common sa ating bansa, mga ka-treasure hunter, sapagkat marami pong kulay na tinatawag na orange din na bato or yellowish. At yan po ay babanggitin natin ang iba sa kanila na kung saan ay matatagpuan sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ay ang amber na kung saan fossilized po siya na resin na kung saan nabuo po sa mga fossilized na mula po sa mga kahoy. So yan po ay amber ang tawag. So maaring mayroon yan sa ating bansa, subalit mangilan-ngilan po. Ang tigas po ng amber, mga ka-treasure hunter, ay 2.5 lamang at malambot para po siyang hindi po siya bastang nababasag, sapagkat hindi po siya breakable, mga ka-treasure hunter. Yung pong crystal quartz na citrine, uri po ng crystal quartz, ay 7.0 ang tigas na kung saan siya po ay nababasag. So balit, mahirap po siyang gasgasin. So kapag nakita tayo ng mga ganyan, mga parang yellowish or orange na kung saan na bato siya, siya po ay isang uri ng citrine o amber, at mayroon pa pong isa na kung saan tinatawag na tupas. So ang tupas po ay isang uri ng mamahaling bato na kung saan may pagka-yellow, orange to brown na kung saan matatagpuan din natin sa mga crystallized na bato na kung saan nabuo ito sa ilalim na kung saan sa igneous rock, mga ka-treasure hunter. At maaring matatagpuan natin ang tupas, precious tupas, sa mga minahan na kung saan hinuhukay nila ng malalim, mga ka-treasure hunter. So balit,
Mangilan-ngilan lang po ito sapagkat malalim po ang pinagkukuhanan ng tupas, mga ka-treasure hunter. Marami din po ito sa mga bulkan na kung saan maaaring iniluluwa ng mga bulkan sa pagsabog at nasama sa mga bato na kung saan maaari nating matatagpuan. Ito din po ay yellowish, mga ka-treasure hunter. Paano natin malalaman ito, mga ka-treasure hunter? Malalaman po natin ito kung citrine ba ito, amber ba ito, or tupas sa pamamagitan po ng tinatawag na hardness o tigas. So, kailangan natin ng mga gemstone tester na kung saan available po sa online. Marami po tayong mabibili at ang mabibili natin na mga device na yan ay magsasabi sa atin na ang ating hawak na mga bato ay genuine na citrine or amber or tupas. Ang tupas po, mga ka-treasure hunter, ay mahal. Naglalaro po sa $1,000 to $3,500 ang tupas. Per carats yun, mga ka-treasure hunter, at napakamahal po ang tupas. Tinatawag po itong precious tupas kapag siya po ay medyo dark orange or masyadong malakas yung yellow-orange na kulor. Kapag makita tayo ng batong matigas na kung saan yellow-orange ang kulay kapag pinaslaytan natin at matigas siya, mga ka-treasure hunter, na ang kanyang tigas ay 8.0. So mas matigas siya sa quartz na tinatawag na citrine. Kapag nakakita tayo ng ganito ay tiyak milyonaryo tayo sapagkat ang batong ito ay precious, halos precious, katumbas po ng mga precious stone na kung saan naglalaro sa $1,000 to $3,500 ang per carats. Ang pagbinta po nito, mga ka-treasure hunter, ay dipindi po sa mga nangangailangan ng mga batong ito at nabibili po ito sa online sa pamamagitan po ng pagpupost. High-tech na po tayo ngayon at marami po ang nangangailangan nito sa iba't ibang panig po ng daigdig, mga ka-treasure hunter. So maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay nakapagbigay ako ng kaunting kaalaman sa inyo tungkol po sa mga batong orange or yellowish na bato, mga ka-treasure hunter. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang nangbabahagi